po sa inyong lahat. Welcome sa Sarao Motor Shop Jeep Trip. Yun o. So what's up mga ka-Jeep Trip? Andito tayo ngayon sa Las Piñas City sa gawaan ng pinagmula ng mga traditional jeepney. So tara, samahan nyo kami ni Master Ed na mag-tour sa loob ng Sarao Motors. No, I wasn't too proud of myself back there at the start when the Army first looked me over. Then they sent me out on the road. They tried to drown my motor, but my ignition was set too high for that. They tried to break my back on roller coaster roads. When I held together, it looked as if the Army and I might somehow get along because they gave me a nickname. From the words general purpose, they took the G and the P. They called me Jeep. Okay, yan. So, kasama natin si Sir Ed Sarao. Siya po yung may-ari ng Sarao Motors. Ayan, Sarao Motors Incorporated. Sir, good morning. Good morning, sir. Ayan. Tanong ko lang po, sir. Anong taon po nag-start ang Sarao Motors Jeepney po? Actually, siguro right after the war. Ito history na, right after yes, the war, sir, yun. Devastated ang buong Pilipinas, especially Manila. Para matuloy ang buhay sa patas ng digmaan, dapat kikilos itong mga Pilipino. Ang ginawa nila, natutunan nilang pansin yung mga sasakyan na iniwan ng mga Amerikano, isa na yung mga Willys. Willys Jeepney, sir. Yun ang napagbigyan nilang pansin para convert sa jeepney na ginagamit nilang panghakot ng mga kalakal, construction material, tao, yun. Agricultural produce. Noong mga panahon na yun, siguro, 1950s up to the 60s. Mm-hmm. Kaya naman lumitaw ito out of necessity dahil wala tayong gamit na for transportation. Yes, definitely. Transportation or either public transport. Public transport, yun. So, na fell in love na ang mga Pilipino doon sa sasakyan na yun. Yung Willys. Gagawin mong jeepney. Hmm. Naging mainstay sa kalye natin yon. Na napagtunan pansin naman ng gobyerno na ginawa nilang isa sa mainstay sa public transportation. Hindi yun. So, that time, ang mga tatay ko namamakyaw, gumagawa ng sasakyan. Noong mga 1960s, kapirmi na kami dito sa Las Piñas. Ah, dito na po kayo nagstay. Dito na yun. So, dito na nagsimula ang history naman ng mga jeepney. Oh, yung mass production ng jeepney dito. Mass production ng jeepney. Pero before that, kukundurahin mo sila, pakyawin yung paggagawa mo. So, bali, from Willys Jeepney, sir, to public jeepney na. Kumbaga, naging public transportation na siya. Yes, sir. Well, ang idea nila doon, then nagkalat yung mga sasakyan sa daan. Okay. Para nagkaroon ng crossover yung 1950s automobiles sa yung Willys Jeep. Mm-hmm. Para maging mas presentable yung jeep. Mm-hmm. Nakabitan mo yung mga fenders ng automobiles at mga accessories. Accessories. Yan, sir. Kasi ang maganda example yan. Eto. So ito. So tara, sir. Tingnan natin. From the 1950s automobile, yung mga front and rear fender. So ito yung original na hubog talaga niya, sir? Oo, yung mga sinauna, yun ang makikita mo sa daan. Sinaunang Sarao, way back, 1950s. Uh-huh. Ayan, so ito yung mga ano niya, sir. Sir, tanong ko lang po, bali, itong ganitong jeepney, ano po ang kadalasang makina niyan, way back? Yung kasabi ng Willys, yung Balvin head, yung M38 yan. Di gasolina talaga. So, dati, gasolina pala talaga siya. Basta kung ano yung equipment na kasama ng Willys, yun ang ginagamit namin. Then, yung mga bandang 1960s and 70s, yung supply ng military jeep na uubos, yun ang lumabas. Eto na. Kumbaga, nag-convert na rin kayo ng mga diesel engine, sir. Those days, ang very popular noon, pumasok pa yung mga German-made diesel engine. For a few months or a year. Then before we settled sa Japanese. Japanese engine. So, doon na nagsimula yung C-190.
na makina, C240 hanggang sa ngayon na hanggang 4BA1. Sa ngayon sir, tanong ko lang po, yung anong pinakamalaking makina ang naikakabit natin sa mga jeep na halimbawa may mga kliyente na naggusto magpagawa, ano po ang mga pinakamalaking makina na ilalagay natin? Ang standard namin ngayon sa makikita mo sa price list yung 4BC1 and 4BC2. 4BC2 yan. Straight po na Isuzu. Pandubarating dyan. Mm-hmm. O Puso. Yun. Kinakabit din namin. So, kumbaga, conforme sa gusto ni customer. Okay. Sa kliyente po. And then ito, sir, tanong ko lang din po. About dito. Mm-hmm. Sa vintage ornament natin na to. Yung kabayo. Sa kabayo. Ano po may history pala niyan, sir? Si tatay kasi antes. Ano yan? Tuchero. Ah, okay. Doon din niya nakita yung opportunity ng public transportation ng nagkukutsero. Nagkukutsero po siya. To pay homage o pasasalamat doon sa beast of burden na kabayo, ginawa niyang ano yan, ornament sa hood ng jeep. Hood ornaments yan. So, kasi ngayon boss, karamihan ng mga jeepneys is naghahanap ng ganito, nilalagay sa mga hood nila. Oo. Karang, yun. Dati palasakyan yan, badalang na, kaya collector's item na yun. So, collector's item na siya. Yung iba, nilalagay na sa loob ng bahay eh. Mm. Kasama ng mga santo. So, bali, sir, hindi na po kayo gumagawa ng mga ganito, sir? Ano, may subcontractor kami yan. Meron kayo subcontractor. So, pumanaw na eh. Ah, okay. Antique na nga yan, di antique na rin. So, kumbaga walang nakatuloy nung ginagawa niya, hindi wala na ituloy. Wala ko sa anak niya eh. Mm. Yung mga nagsipag abroad. Ah, kaya hindi na ano. Nung nagbalik, nagbabalak silang itayo yung shop nila niya. Mm-hmm. Eh, hanggang ngayon, wala pa akong balita sa kanila. Ay, yung ba? Bali ito sir, gawa po ito sa... Aluminum alloy. Aluminum alloy. Pundido. Ah, yung pundido. Pareho nung, alam mo yung mag-use nung araw ng jeep, yung... Limbus. Oh, yun. Limbus. Pareho nung... Yun. So, yung example natin, Limbus, alam ko, wala na. Wala na tayong, wala. May sobrang bihira na ng Limbus ngayon, sir. Madalang na. So, madalang na. And then, sir, ito. Nakakuito din. Pansin ko. So... Koto na yan. Ah, koto. Ano yan? Yung Stanley. Stanley. Oo. Yan yung ano niya. Sir, pwede po ba natin makita ang makina na ito, sir? Hindi yun. Malinit, ha? Ayan. So, C240 makina. Pero ang dating makina niya is pang-wheel. Yun. Di-gasolina. Di-gasolina. So, na ano lang natin. So, ito siya. Pag nakita niyo mga boss, ilanan pala to, sir? Huh? Ilanan siya? Tatluhan ba? Tatluhan. Kasi laki ko, tatlo. Pero kung kasi nililiit yun, baka apat. Pwede. Ayan. So, and then, meron din sila nung ito, oh. Ito, inorte ko sa Amerika yan. Yan ang popular hot shop nung araw. Nung araw, yan ang pinaka-popular. So, sobrang rare na din yan. Oo, oh, madala ka nung makakita yun. Anong size bala niyan, sir? 15. Okay. Size? 14 ba to? 14. Ah, ito tong hubcap po, sir. Hindi, yung tire, ano. Ah, 14. Parang yung, 14. Itong star X, itong gulong na nakuha ko, yun. May white side. Ah, so mga ano siguro yan, 14 sir? 14 ba yun? 14. Ayan. And then ito, yung kanyang, sino unang reserva din yan? Hindi, ano na lang to, pareho ito nung nasa CRB eh, kung sa nila nakuha yan. Nasa CRB, ayan. So pag nakita nyo, ito yung kanyang interior, ayan. Napaka-iksi, ayan. So ito, sir, bali, tanong ko na lang din po, ano po ang naging reason nyo, sir, para habaan yung mga jeepney na ginagawa from ganito kay iiksi? Anong araw kasi, dumadami ang isang factor dyan, population ng metropolis. Mm-hmm. Nung araw ko, konti tao kaya may play jeep. Eh, nung sa, sobrang dami na. Tao, pahabain mo na yung sasakyan mo para masulit yung biyahe. Yun. So, sa ngayon sir, anong pinakamahaba na ginagawa natin mga unit? Doon sa Bulacan, may nagpagawa sa amin ng ano eh. Tawagin ko, 38 special eh. 38 special, yun ang pinakamahaba na nagawa nila, sir. Tapos yung inassemble nila, dinala pa dito yun, ginuna ko pa rin grabe. Hindi yun, no? Nakita niya doon sa Facebook. Yun. Sa Facebook, sir. Ayan, and then ito yung isa pa nilang, ito sir, available siya for rent. Oo. So, sa mga gusto mag-rent ng mga jeepney, pwede kay Sir Ed, PM nyo lang siya sa FB page, sir, no? Nasa FB page din to. Nasa FB page siya. Ito yung mga 1980s na modelo. Na modelo. Pati yung nandun, yung kulay red na yon. So, eto sir, pwede red? Pwede to. Ah, yan.
Actually, ito yung nasa ano, Kabayan Hotel. Actually, ito nga medyo mas mahal doon sa dalawa. Oh, kasi sir, eh. Oo ba? Yung looks kasi. Paglalakad to, dalawang tao kasama nito, driver na kami kami. Kasi, syempre, dahil na rin sa katandaan, sir. Kaya ano na rin. Sir, bali, yung mga ginagamit nating chassis nung ngayon, sir, versus nung araw. Bali, tanong ko lang sir, yung mga chassis ngayon is ini-import na rin ba natin or ginagawa na rin? Maganda sa mga Luman Jeep, like yung mga 1970s pababa, ang gamit namin noon puro wheelies. Yung wheelies na original, oh, yung mismong nakakabit? I think 60s pababa, 65 then pababa. So ito, wheelies pa to sir? Oh, then nung nagkaubusan nga ng supply ng wheelies Jeep, nag-fabricate na kami ng sarili na. So, sarili na ang gawa niyong chassis. SMI chassis, na. Body, lahat. And yun. Body performance. Yun. So, yun na kayo na lahat. Ayan. Mga gusto pong magpagawa. Yung mga ano natin, rates. Kung sakaling, alam ba, gusto nyo lang pa-assemble isang buong unit. Nasa magkano kaya abutin? Ang running unit namin nasa 140,000 pataas. 140,000? So, ang paha nasa around 460 or 400 or 500. Tatlong klase yan, isang full galvanized, semi-stainless, saka 75% stainless. Yeah. So, price list nasa yan. So, sa mga gustong magpagawa, ayan, nasa FB page ng Sarao Motors. Yan. Sir, nagkaroon din po ba ng since yun nga, nagkaroon ng downtime din po ba itong ating talyer way back? Nung 2019, actually, nung nirelease ng, nung in-announce ng gobyerno yung phase out, modernization, nag-veered away kami sa traditional Jeep, gumagawa kami ng mga special vehicle at saka special project. Special project, yun. Like yung Trambia, sumali din kami sa programa ng modernization, mga naka-apat na prototype kami. Yun, no? Isang tatlong full electric at saka isa sanang LPG. Isang LPG. At inabot ng pandemic. So, bali sir, kaya rin ng Sarao Motors na gumawa ng mga, kumbaga gusto nilang mangyari para sa modernization, di ba? Kaya natin sumabay. Kayang-kayang sumabay, di ba? So, ang ano namin, may kamahalan yung sasakyan. Pero not unlike naman dun sa, di ba? Oo. Mas okay pa rin kasi para sa akin, traditional jeepney pa rin tayo kasi natural icon natin yan. Diba? Kaysa naman papalitan nila ng mga, alam mo na. Ay, nangyari sa labas. Yun, yun. At saka hindi, parang para sa akin, hindi masyadong roadworthy yung mga ganong itsura kasi. Saklit lang madami. Actually, parang nakita ko mas nauuna pa silang mabulok kaysa sa mga gawang traditional eh. Dalawa, tatlong taon, diba na formal? Yun, yun nga po. Tama kayo doon, sir. Yung dip eh, mapapamana mo pa yun sa apod mo. Tama, sir. Tama po kayo. Ayan. So, sir, bali regarding pala sa phase out, ano po ang opinion natin, sir? Sumasabay din kami sa, sumusunod din kami sa mga programa ng gobyerno. So, yung mga Euro 4 engine, gano'n. Ang maaari, i-maintain natin itong local industry na to, itong jeepney. Sir, tama po kayo doon. Dahil isa to sa mga you know, tatak ng mga Pilipino. Na so, nakakapanginalan naman kung iiwan na lang natin basta. Tama po kayo doon, sir. Mga ano na rin, icon. Kumari, bigyan ng magandang programa. Tama po. Yun, tama yun, sir. Kasi kung sabi nila is bulok, kaya na may remodel. Oh, nare-recycle ko eh. At tapos, matanda pa sa akin. Nag-jump pa. Ayan. And then, syempre, kung mausok, pwede naman palitan ng mga injection pump, sir. Diba? Tama po. Eh, para calibrate lang. Tamang calibrate lang. Tatakbo yan. At syempre, may pamamana pa sa mga magiging anak nila. At apo, diba? Ayan. Ayan. Nag-exercise na rin. Thank you, sir. Sir, bali ito, sir. Ito, service namin nung araw to. Oh, maliit pa ako. Gamit namin sa binili yan. Nagsisini kami. Ay, ganun, sir? Ito, pa, ito tawag ko dito, school bus. Ito, school bus. Nung nag-aaral na kami sa Manila. Okay. O, yan yung limbus na hinahanap mo. Ito? Limbus yan. Limbus to. Tapos meron pang isang klase, sir, yung ano, yung parang... Parang American race. Opo, opo, parang so, American. No. Ayun. Energy tomato. Ayan, no?
So, ayan, etong part na to, sir, ano to? Ito, service maintenance. Service maintenance. Okay. So, yung mga under warranty na jeepney? Well, actually, itong dito. Nakita ng jeepney na nandito, sabi nag-o-operate. Ah, sa inyo lahat, sir. Ah, hawak nyo po. So, bali, ito ni parang pinakamodelong, ano nyo, gawa nyo ngayon, sir? Oh, ito. Yung ito na to, ayan. Medyo mataas na rin yung bubong niya, sir, no? Maluwag, mataas ng konti. At saka maluwag sa loob, ayan. Kasi so, ibang nabili eh, nagugulat eh. Ba't yung daw luma na yun, nakakapasok ng garahe. Bago nung bumilis na bago eh, subayan. Kasi nga, mataas na yung bubong. Oo, oh, ganun. Ayan. So bali, ito yung kanilang workshop. Ayan, mga boss. So, ito, sir, sa inyo rin po. Yung mga, yan, yung mga units. Flying nila namin kaya sa napakana. Eh, pag ano, i-delete ng LTR party. So, all in all, sir, ilang units ang meron kayo lahat dito? May 100? Wala naman. 60 siguro. Ang dami. Tapos ito, dapat sana naka-LPG yan. Ito? Ito. Ah, ito. So, ito dapat LPG siya, sir. Inabot ng pandemic. Sa kasi meron nag-request, traditional, pero pasok po sa requirement ng modernization. Hmm. So, traditional siya, pero mataas. Yun, tama. Ayun, oh. Mataas. Kaya naman siya. Pwede pumasok, gusto mo. Ayun, oh. So, ito yung kanyang traditional jeepney na dapat is LPG. LPG, sir, no? LPG operated. Dapat sana na LPG. Dapat sana. Eh, kaso, hindi natuloy. Pulautan yung mga investor. Yung partner naman. Partner. And then yung Dins, kasama yun, sir, yung nasa kabila, no? Yung yan, yung white yun? Na yan. Ay, ito, sa Hennessy yan. Itong Hennessy, Hennessy mismo na brand ng ano, sir? Bago mag-open yung NBA season, nag-ano sila sa BGC. Ayan. Ayun. So, ito yung sa kanilang unit. Nasa slum yan, sa Facebook. Nasa slum, sa Facebook. Ayan. So, pag na... Sa likod yan. Sa likod, sir? Ay, oo nga, no, may ring, oh. Ayan, ito. Ilang kalami po na yung ring, baka mamaya. Ayan. So, ito yung kanyang, may meron siyang board sa likod. Ayan. So, na ibababa yan, sir, nang ibababa. Tapos, pwedeng maging court. Ayan. Ayan yung sa Nasareno. Ito yung sa Nasareno. Yan yung original nila, iniwan dito. Ah, okay. Yung original na karo. So kayo pala gumawa, sir. Ayun na yun, yung nakikita ko sa TV. And then meron pong mga body dito, sir, no? Yung mga body na yan, sir, yun yung mga hindi stock natapos. Stock namin sana. Ah, stock. So kung may gusto magpagawa, eto na yun. Oh, pull out na dyan. Pull out na lang po. Ayan, no? Ito, special project, mga Trambia. Ito yung Trambia, sir. Special project. Ayan, no? Kung gusto nyo makakita ng tumatakbo niya sa Eastwood, SM Boa. Alam ko sa Eastwood, sir, may nakita ko. Oh, yeah. Yun, ito yun. Tapos sa Ramona Food, kulay blue. Kulay blue, sir. And then yung sa dulong pandaron, sir, anong, ano yun? Ano? Dito ako destiny to yung production. Gawa so, yung body. Ito yung talaga yung production. Body copy. So sir, bali ngayon kasi nauuso rin yung mga ano, grills na saraw. No. Maraming nag... maraming mga jeepney lovers na ang ano eh gusto magkaroon ng mga grills na saraw. Ay, nagawa pa rin po ba kayo ng mga signature na grills nyo? Pero so, ano yung supplier namin, well actually kung gusto namin umorder ng bulto-bulto ng pwede kasi madalang natin madalang talaga sir. Yun. Kasi ayun, mga uso ngayon, Voltes 5, ano ba yun? Yung mga ganun, no? Yung mga grills na ganun, sir. Ayan. So ito yung pinaka-production area nila, mga boss. Meron dito yung ginagawa. Ito is galvanizer, no? Semi-stainless. Ayan, na jeepney. Ilang seater kaya ito, sir? 20. So, 10 sang, sir. Siyam. Yun. So, halimbawa, kung ako pala, eh, gusto ko magpagawa rito, sir, eh. Pwede. Pwedeng-pwede rin, no, sir? Parang ano yan, eh, tailor-made suit for Adalo. Yun, no? Malapad yung collar. Pero kung ano, sir,
Pero kung kagaya nung jeep ni Boss Dennis, ganun sana gusto ko eh. Yun, pang kolehiyala. Kolehiyala, yung mga ganun. Kayang kopyahin yun, sir, no? Yung nung araw pa, no? Ayan, sa mga di pa nakakita ng jeep ni Boss Dennis Santiago, college girl, ayan, ito yan. Ayan. Hindi lang sila gumagawa ng mga jeepney, ayan. Gumagawa rin sila ng kagaya nito sa kalesa. Ayan. Sa mga karosa, ayan, ito kalesa. Ayan. And then meron din silang prototype para dun sa e-trike, ganyan. Ito yung frame. Ayan. Ito yung sa karosa. Sa mga nasa Reno, ganyan. And then meron sila ditong lumang wheels jeep. Ayan. Dalawa. Ang production area sa Kaha. Ayan. So meron ditong nakagawa ng isa. Ayan. Semi-stainless. Ayan. And then ito yung kanilang mga benderan. Dito binibend yung mga ginagawa na stainless para humulma. Like fender, ganun. And then ito yung mga pinaka hulmahan. So nandito lahat ng mga sukat. Gaya nito. Ito. Ito yung pinaka hulmahan ng kasoy nila. Diyan kinukuha yung sukat. Ayan. Sa mga sidings, ayan. Sa grills, ayan, sa mukha. Yung parang pinaka mukha niya. Ayan yon. So, nandito lahat. Dito lahat yung nagiging kopyahan nila. Ayan. Dito lahat tinatabas. Ayan. Dito ngayon tinatabas yan. Ayan. And then ito yun. Isa rin to sa mga benderan ng mga tubo, ganyan, ayan. So alam ko para sa mga estribo to ginagawa. Ayan. Ayan. So anong gawaan to, sir? Ha? Ay, itong place na to is pag nabangga, dito nire-repair. Ay, Sir Joel. Ayan. So, ito parang hulmang chassis to, basta. Hulmang chassis. Ah, okay. Dito lahat ginagawa yung mga chassis ni Sarao. So, sila na mismo nagfa-fabricate. Ayan. So, ito yung kanilang mga machine. Ayan. Ayan, oh. Ayan, so may ginagawa silang saraw na chassis dito. Ayan. Ayan, so kasama na si Boss Jomar and then si Boss Lito. Sila yung gumagawa nitong chassis to, Boss, no? Apo. So yung ginagawa natin chassis, Boss, pang ilan ang seater to? Yaman po. Shaman. Apo. So, kumbaga dito lang din lahat ginagawa yung pati chassis. Apo. Ng mga jeepney. Ayan. So, eto mga to, sir. Ano na rin siya? Bami po. Mayroon po yung sampuhan. Ah, may sampuhan. May isang. So, paano natin nalalaman yan, sir? Kung sino yung mas mahaba, ganun? Apo. Ayan. So, dito na rin lahat. Sir, bali, paano palang process niyan? Saan nagsisimula ang pinak? Sa bukana. Sa unahan. Apo, dyan. Yan. Tapos, dinadala rito para gawin yung hulmahan. May mga hulmahan na rin kayo, sir. Ayun. So, maraming salamat, sir. At kahit pa paano, nagka-idea sila. So, ito is original na talagang chassis ng Sarao. Ayan. Thank you. Sa mga operators, jeepney drivers, ayun, sa mga commuters dyan, parati po natin takilikin ang sarili po natin yari. Yun, no? Itong mga traditional jeepney. Sa kanyang mga modern na traditional jeepney. Modern na traditional jeepney. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo. Sana po matagal po tayo magsama-sama dito. Yun. So, kagaya po ng sabi ni Sir Ed kanina, kaya nilang sumabay
sa modernization program na gusto nang mangyari ng gobyerno. So, wag lang aalisin ang traditional icon natin, sir. Tama po ba, sir? Ayan. So, sir, baka may papatiin po sila. Pag po ba? Mabuhay. Baka may papatiin po sila, mga kaibigan, ganyan. Si Boss Dennis. Punta niya sa inyo sa Bulacan, sa Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Pangasinan, Tarlac. Ayan. So, Pilipinas. Tapos, and then sir, Team Saraw pala, yung mga nag-ibin nung nakaraan. Mga Team Saraw, Tropang Saraw, Saraw Jeepney Lovers. Ayun, no? Tapos na lahat niya sa inyo. Ayun, no? So, ayan. So, maraming salamat sir sa pagpapunta sa akin dito sa talyer niyo sir. Sobrang nakaka nakaka-overwhelm 'yan. So ayan. Ayan, so maraming salamat Master Ed sa pagpapunta sa akin dito sa talyer na Saraw Motors 'yan. So no to jeepney pace out pa rin tayo. Ayan. So salamat sa pagtangkilik sa inyong lahat at saka sa iyo, Gab. Ayan. Thank you po sir. Maraming salamat. Ayan. Sa magandang misis. Ayan. Ayan. So please like and subscribe. Babush.